guys, welcome back to my channel. So for this day, I'm gonna show you the things that I bought for the past few days. Ayan, so may mga pinamili ako na, yung iba nabuksan ko na, yung iba hindi pa. Kung napanood nyo yung pangkilay, yung Etude House versus The Face Shop, di ba nag-insert ako ng clip dun na meron akong moving makeup challenge, ganyan. So, yung araw na yun, pumunta kami sa Robinson's Magnolia. So, I visited Beauty Bar and MAC Cosmetics. And yes, nabudol-budol nila ako, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko doon. Plus, yesterday, pumunta kami sa SM North EDSA. At, guys, sale sila. Yes, pumunta ako sa Miniso and sa Watson. So, I'm gonna show you the things that I bought. So, yeah, sobrang simple ko lang today. Nag-ayos lang ako ng mukha. At yung buhok ko pagbigyan nyo dahil ganyan talaga yan. Wala na yan iaayos. So, let's begin with MAC Cosmetics. Ayan. So, ayan. Isa lang naman yung binili ko dito. Siyempre, ubos ang pera pagka lahat dito ko binili. Here, may meron silang bagong collection. Ayan. So, this is Lustre. Hindi ko alam basahin. Yung parang marble yung collection. Ito yon. So, ito siya. Guys, ilalagay ko na lang kung anong tawag sa collection ng MAC na to. Kasi nakalimutan ko. So, this one. Tatry ko din iswatch sa inyo. This is Let's Mesa Around. Ayan siya. Tingnan natin kung ilang grams. This is 3 grams. Sige, swatch ko sa inyo. Ito na lang. Sobrang light lang niya, guys. Yan o. Sobrang light lang niya. At pag in-apply ko to sa lips ko, kahapon nung ginamit ko siya, nung in-apply ko sa lips ko, hindi siya yung masyadong na-cover niya yung color ng lips ko. Kasi, for me, para lang siyang lip gloss. Ganyan. So, kung meron kayong shade ng lipstick na lighter or same color nito, kasi, ano, pwede niyo tong gamitin on top of it. So, yes, there. Next, nakalimutan kong i-mention, pumunta pala ako sa The Face Shop. So, diba, sabi ko nga sa inyo, yung may ongoing tayong giveaway. So, look at the I button there para maka-join kayo. Okay, next, from Beauty Bar, I went there to check on the Disney collection of Happy Skin. Kasi, Happy Skin ay isa sa mga favorite brands ko. Local siya, pero medyo pricey. But then, the quality kasi, it's working for me, lalo na yung mga lip products nila. So first, I bought this one, the Cinderella Vivid Cotton Lip Mousse. Tama ba? Cinderella Vivid Cotton Lip Mousse. Ayan. Nagamit ko na rin to nung isang araw. Kasi, syempre, excited ako. Ganito siya. Ito yung kiniklik. Ayan o, nagamit ko na siya. So, pag kinlik ko siya, ikita nyo ba? Ikita nyo ba, guys? Na parang merong mga, ayun o. Yung parang may mga tusok-tusok na yun. Yun na yung product. So, isa-swatch ko sa inyo. See? This is so lovely. Ayan, ang ganda-ganda. Perfect for everyday. For me, parang ang hirap niyang linisin. Yung prices, guys, nakalimutan ko na kasi. So, itatry ko silang ilagay sa description box. Kung gusto niyong bumili ng product na papakita ko sa inyo, then go. Meron na kayong guide. Meron na kayong idea kung magkano yung budget na i-prepare for it. Next is from Happy Skin again. This is Under the Sea. This is Under the Sea Cooling Lip Gloss. Ito, hindi ko pa ito nagagamit. So, excited din akong gamitin siya.
let's watch again. Oh, see. Lip gloss lang kasi siya. Ayan. Try nga natin siyang itop dito sa akin. Diba yung ibang matte, liquid matte lipsticks? Diba minsan, ano sila, yung drying? So, gusto ko talaga ng minsan, nilalagyan sila ng lip gloss or lip balm on top of it para naman hindi masyadong nag-crack or dry yung lips ko. Napansin ko kasi yan sa mga ibang liquid matte liquid lipsticks eh. So, ayun. Tapos minsan, pag tinatamad akong mag-lipstick, which is sobrang bihira. Bihira ako naman yung lipstick talaga eh. Gusto ko lang na meron akong lip gloss. Next from Miniso, isang item, actually dalawang item lang na magkapareho lang din ito. Ito ay ang kanilang table organizer. Kailangan ko na kasi dahil punong-puno na yung tukador ko. Punong-puno na ng mga skincare, ng mga makeup, ganyan. So I have to add more organizers. So next, dito na tayo sa holy grail ng mga babae, which is kanang Watsons. Ayan, hindi ko pinubuksan, dito pa yung resibo. Para sa kaalaman nyo, ang total bill ko, 960. Iba talaga po pupunta sa Watsons. First off, kaya ako pumunta ng Watsons kahapon dahil wala na akong shampoo and conditioner. Shampoo ko Head and Shoulders na Apple Fresh. And ang aking favorite conditioner, which is tong Dove 1 Minute Serum Conditioner Intense Repair. Pero parang sa buhok, parang wala namang naririnig. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Itong next na to, yung parang isa sa mga goal kong bilhin talaga sa Watsons. After kong pumunta sa hair section, pumunta na ako sa face section. At eto na, bumili ako ng trending, sikat na sikat na Jeju Aloe Eyes. Okay, Jeju Aloe Eyes from Fresh Skin Lab. Okay, siguro tayo makakayo, bakit hindi ko binili yung sa The Face Shop? Total, nandun naman din ako nung isang araw. Okay, dahil nakakita na ako ng mga past reviews ng mga YouTubers, pag pinag-compare nila yung dalawa, halos same lang at medyo malayo yung presyo. Okay na ako dito sa ano, Fresh Skin Lab. Though, kung gusto nyo itong ma-review ko, matatagalan kasi meron pa akong ginagamit na, meron akong ginagamit na skincare and currently nire-review ko siya. And hopefully, pag medyo tumino na yung lagay ng mukha ko, eh, makumpleto ko na yung review ko for that. I-share ko yun sa inyo kasi local product siya. Basta all the details will be up soon. Basta after ko siya ma-review, tsaka ko na i-ano sa inyo, parang tsaka ko na i-disclose sa inyo kung ano yun. Next, naghanap ako sa Watson, sinong ko si Ate Girl doon. Kung ano yung marirecommend nilang primer for oily skin kasi sobrang oily ko at dalawang primers yung ginagamit ko. Yung isa, yung sa LA Girl, yung white. And yung isa, hindi ko pa na-feature dito sa vlog. Yun ay ang matte finish din siyang ano, primer from Happy Skin. So, ito yung nirecommend sa akin ni ate. No Shine Mattifier. No Shine Mattifier with salicylic acid, chamomile, tea tree extract, and matte wax. Benefits: absorbs oil to control shine for a smooth,
matte finish conceals fine lines and pores for visibly radiant skin instantly. Itatry ko to next time. Siguro sa mga next kong makeup tutorials. So, nagustuhan niyo ba yung look ko today? Buhay lumuhay ang mata. So, hindi kasi ako nagpo-falsies dahil una hindi ako marunong. Pangalawa, naiilang ako pag meron ako noon. Pag meron nakalagay sa pilig mata ko. Tsaka kasi, tinong yung ano ko kasi, monolid. So, parang, ewan ko, nahahasin lang ko sa feeling pagka meron akong falsies. So, yeah, anyway. Next, I have, eto. First time kong bumili sa Shawil makeup. So, una, bumili ako ng sponge nila. Kasi, dinispose ko na yung mga beauty blenders ko. Dahil, ewan ko, parang hindi ko na sila malinis ang maayos. Tapos, yung nilaban ko, nagsira-sira na siya. So, yun, bumili na ako ng bago. Plus, I bought this one. Sweetheart Blusher. Sobrang ano to, parang nakita ko to kay Mila Yug. At yung favorite ko si Mila Yug these days, no? Tsaka, ewan ko kung sino pa yung YouTubers na nag-review nito. Pero dahil sa kanila, napabili ako, no? Another YouTuber made me buy. This is in the shade 1. Ito talaga yung pinili ko kasi. Parang, ang blush kasi sa akin, hindi ko siya yung parang pinag-aaksayan ng pera. Masyado. Bihirang-bihira lang. Meron akong kasing mga blushes na, and ang ginagamit ko lang kasi na colors more on pink, coral, or peach tone. Tapos, minsan yung may pagka pang drunk blush, yung medyo brown ng konti, mga ganyan. So, ang binili ko sa Shawil ay ito. Ayan siya. Sweetheart Blusher in the shade number 1. Ayan siya. So, swatch natin. Ayan, medyo brown. Kasi pwede itong maging bronzer. Pwede siya maging bronzer, kaya ito din yung pinili ko. Pwede din siya, ano, pang drunk blush. Mga ganyang shades lang. And, nakyutan kasi ako dito. So, parang, nakyutan plus na-curious kung talaga maganda. Yes, maganda kasi creamy. Parang ang lambot. Ang lambot niyang i-feel. Parang, basta malambot siya. Yun yun, basta malambot siya. Ayan, so ito lang yung mga nabili kong cosmetic products na in the future gagamitin ko sa mga vlogs ko. Ayan. Kasi nyo naman nag-review, pero kasi bahala na. So ito lang, yun lang guys, ang mga nabili ko sa aking pag-mall nitong mga nakaraang araw from Robinsons Magnolia in SM North EDSA. So, hindi ko alam kung anong magiging title to, haul plus swatches. Ganun naman title nito. Hindi ko talaga alam. So, anyway guys, reminding you of the ongoing giveaway, hashtag giveaway ni Patoots. Medyo komplikado kasi yung naging rules ko, no, naging mechanics ko. Para simple na lang, you just share my video with the hashtag giveaway ni Patoots, and then on July 31, mamimili na ako, check ko na yung hashtag na yun kung sino yung mga nag-share, and then pipili na ako ng magiging winner, and then August 1 I will announce. So okay tayo dun. Alright, so this is it for today. Thank you very much for watching this video, and disclaimer lang, no, I didn't created this video for the sake of pagmamayabang or showing off. Ano ba? Parang hindi ito para ipagyabang. Parang ganun. Basta pinapakita ko lang sa inyo yung mga binili ko. Ganun lang. Para lang kung gusto nyo may bilhin, you know, pag may extrang budget, tapos gusto nyo pa sa inyo yung sarili nyo with these products that I bought, then ito yun. Ito yun yung goal ko. Bigyan na kayo ng idea kung ano yung mga
pwede nyo pang bilhin, yung pwede nyo i-add to cart pagka namasyal kayo sa mall. So yes, this is it for today. Thank you very much for watching. Don't forget to follow me on my social media accounts. It's at Nikki Patoots in Twitter and Instagram. And please don't forget to click the subscribe button and the bell beside it to be notified every time I upload new videos like this. Please support me and be part of my growing butterfly family. See you guys on my next one. Bye!